Magandang araw mga kabukid. Welcome back to my YouTube channel, Kulas TV Official. Ngayong araw na ito ay gagawin natin, magtatanim ulit tayo ng sitaw, guys. Kasi may napanood ako sa video. So, na-inspire ako. So, dati-dati pa naman ako, nagtatanim na ako ng mga sitaw. Pakunti-kunti na nga lang. So, ngayon ako may tinanim ako last week. So, simbubo na sila. Ayan. Ayan. Itong lahat na ito ay nasa 50 puno, no? Or 48 na puno. So, total lahat ng aking tanim na sitaw is nasa 100 na, kasi doon sa part na bandang baba, mayroon akong more than 50 plus na sitaw, no? So, pag namu ngayon na sabay-sabay, kahit tigi isang bunga lang sa isang puno, may 100. Automatic may 100 na sitaw na tayo, no? So, ngayon, may napanood ako sa YouTube na isang malawak na sitawan, ano? Nakaka-inspire lang na tuwing nag-aani siya, every other day, nag-harvest siya ng ilang bundle ng sitaw or kilo, no, na sitaw. So nagneneto siya ng mga 10,000 pataas. So malawak naman yung kanyang sitawan, kasi more than hectares ang kanyang ano, hektarya ang kanyang sitawan, no. So dito sa aking maliit na ano na taniman, so siguro kakasya naman siguro yung mga 500 na ano na puno. So tingnan natin kung gaano, kung ilan ang ating may tatanim. So yon. So ngayon, mayroon akong dito sa part na to is 48 puno. So dadagdagan ko, bala ko sana dadagdagan ko. So tinabasan ko tong part na to kasi dito ko banda dadagdagan, no. So yung land preparation ko is hindi pa masyadong maganda, kasi babago pa lang tayong nagbubukid, no. So tatry ko muna na yung, kasi yung iba yung napanood ko, naka-plot sila lahat. Merong plot na sinusunod. So ngayon, wala akong time para gawin yon, no. Kasi mag-isa lang ako. Saka yung napanood ko, maraming trabador sila. Maraming ano. So based on my experience sa pagtatanim ko ng sitaw doon sa baba, is okay naman yung kanyang ani, okay naman yung kanyang bunga, mataba. So itatry ko dito sa bundok, dito sa ano na walang plot, no. So kailangan abunuhan lang talaga para maging maganda yung lupa, maging mataba. So yan, magtatanim tayo ngayon. At sana lahat sumibol, no. Yun nga pala, guys, problema kasi dito, madaming insekto, no. Pero may napanood din ako sa dito din sa YouTube, ang kanyang sekreto, nilagyan niya ng lahat ng paligid ng mga lemongrass o tanglad, guys, tanglad. Ayan. Tanglad sa Tagalog, lemongrass sa English naman. Ayan. So ginawa ko, guys, kahapon nagtanim ako ng tanglad. So hanggang doon sa baba doon. Kasi problema ko, ang daming mga insektong mga nagliliparan. Then doon din sa baba, doon sa may bahay, sa may bahay namin, may mga tanim akong sitaw doon, tapos may tawag doon, lemongrass sa tabi. So tataka ako, walang insekto na lumadapo. So napanood ko na yung yung tanglad pala is pantaboy ng mga insekto, ng mga lamok, mga ganyan. Lahat ng mga insekto takot sa ano ng tanglad, no. So tip ko lang sa inyo, magtanim kayo kung insekto ang problema nyo, magtanim din kayo ng mga ganyan, mga anti-insects na halaman, no. So, yung maganda. So, ito, napili ko itong tanglad kasi bukod sa may pang halo ka na sa tinola,
may pangtaboy ka pa sa mga insekto, no? So marami pa rin namang mga halaman na pwedeng yung anti-insects, no, na mga halaman pwede mong itanim. So napili ko lang talaga itong tanglad kasi nababanguhan ako sa amoy niya, no, sa magandang amoy-amoyin na pag nasa tinola, no, sarap ng amoy niya. So yun ang tinanim ko. So mayroon din mga halaman, kaso nga lang mababaho, no, may mga bulaklak na pwedeng itanim. So naghahanap pa ako ng ibang panglagay ko dito para talagang walang mga insekto na pumunta sa aking mga pananim, ano. So ayan, magtatanim na tayo, no. So ayun mga kabukid, tapos na tayo magtanim, no. So ang itanim ko lahat ngayon is 108 na butas, no. So sa isang butas ay may tigdadalawa akong buto na nilagay para kung hindi man sumibol yung isa, sisibol, may sisibol pa rin, no. So pero sigurado naman ako na sisibol lahat 'yon. So okay lang kung magsibol yung dalawa sa isang butas. Okay lang 'yon. So ayun guys. Kaya ko pa lang taniman 'to ng 1,000, no, na puno hanggang doon sa dulo. So sana ma-reach natin yung 1,000. So ngayon mayroon na tayong 200 na puno ng sitaw. So mantakan niyo guys, no. Isipin niyo na lang. Sa isang puno, makakuha ka ng isang bunga, di may matik 200 piraso na, no. So, 'yon, ang problema lang natin nito ay yung sa market, kung paano natin ibebenta or ano. So, saka na natin problema 'yan kung nandiyan na. Kung ating pananim, yung ating mga gulay, yung kung tayo mag-harvest na, saka na natin problemahin 'yan, no. So madali lang naman maglakaw, basta masipag ka lang. So mayroon naman tayo tagapaglakaw, si Kiko. Ayan. So bigyan mo lang yan ng 10 piso. Ayan. Paglalakaw na yan. Ayan. So ayan guys. So yun nga, no. Wala na akong ano, update ko na lang kayo kung sakaling sumibo lahat, no. At kung paano pag-aabuno. At kung paano natin alagaan at lalagyan natin ng balag yung gapangan. So yung iba nating ano guys, meron tayong ayan gapangan, nilagyan ko na. So yung nilagay kong gapangan is sanga ng kawayan, yung mga sanga-sanga ng kahoy na tinuso ko, yung maliliit na kahoy, no. So yun, medyo may problema tayo sa sitaw dito dahil medyo may yung langgam saka nangulubot yung mga dahon niya. So yun ang gusto kong mawala, no. So siguro bukas or the other day mag-i-spray tayo ng pang insekto, ano. So ayan guys, madali ang shoutout muna sa ating mga kakabukid. Ayan, mega mega shoutout sa Mowa Boys ng Lipa, sa dyan sa Sabang, Barangay Sabang, sina paring Ayos, Julius Mosquera, or si Tolitz, ayan, si paring John Ray, basta Mowa Boys, paring Jonard Pavilion, ayan, Pipi Padera, ayan, at saka si mga Mowa Boys, ayan, mega shoutout sa inyo lahat dyan, at sa aking mga ka-team April naman, mega mega shoutout. At yan, sa kilala kay Jocelyn Libanda na laging nakaabang sa aking channel, no, sa aking bagong upload. At kay Ate Iris Pababier, ayan, mega shoutout sa iyo Ate Ai. At sa aking mga ka-team loyal naman dyan, mega 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 shoutout sa aking ka-team loyal na sina April's Kitchen o JM Pababier at Rachel Pababier, ang may-ari ng April's Kitchen. Ayan guys, subscribe nyo yan at hindi kayo magsisisi dyan. Talagang support ang tunay ang binibigay ng mga ka-team loyal ko. Kasama na si Strivers Been Made. Ayan, mega mega shoutout sa iyo pare. Pasensya na at hindi na talaga ako nakaka-support sa inyo. Minsan talaga, no. At hindi lang pala minsan, lagi hindi ako nakaka-support sa inyo. At kay Kim's World Ponte, Kim's Ponte, ayan, Kim's World sa kanyang YT channel. At kay Comadres L or Galicia Farm Vlog sa kanyang YouTube channel. Ayan guys, ayan, kung hindi niyo pa na-subscribe yung mga
kaibigan natin yan. Hindi ko lang malagay yung link sa ibaba kasi cellphone lang gamit natin. Hindi tayo masyadong matrabaho. So, yan. Minsan nga hindi ako nakapag-edit. Pag shoot ko, upload agad. Kasi mahirap pag cellphone. Hindi ako kasanay. Mas maganda kung sa computer. Copy-paste ng copy-paste ka lang, no? So, yun. At sino pa ba? Ayun nga. At kung hindi ka pa nakakapag-like, share, subscribe, gawin mo na yan. At huwag mong kalimutang hit ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga video na walang katuturan.